Bakit ba kailangang magpatupad ng lockdown at social distancing laban sa COVID-19? Hanggang kailan ito ipapatupad? Ano ba ang ibig sabihin ng flattening the curve? Tatalakayin natin ang mga ito at iba pang mahahalagang kaalaman para manalo tayo sa digmaan laban sa COVID-19. Magiiwan ako ng link sa description para sa mga references na ginamit sa episode na ito. May tatlong paraan para mapabagal at mapahinto ang pagkalat ng anumang nakakahawang sakit. Una, patayin ang mga may sakit. Pangalawa, palakasin ang kakayahan ng bawat isa na labanan ang sakit. At pangatlo, paglayuin ang mga may sakit at mga posibleng magkakasakit. May mga allegations na ang unang strategy ay ipinapatupad ng North Korea kaya hanggang ngayon sila ay nananatiling COVID-19 free. Ang kaling o pagpatay sa mga potential carrier ay pwedeng gamitin para sa mga sakit ng hayop gaya ng African swine fever o bird flu. Walang mahahawa ng sakit kung walang magdadala ng sakit. Violation naman ito sa human rights at ethical standards kapag ito ang gagamitin na panlaban sa COVID-19. Ang pagpapalakas sa kakayahan ng bawat isa na malabanan ang isang sakit ay sa pamamagitan ng pagbabakuna at pangangalaga sa ating kalusugan. Sa ngayon, wala pang available na bakuna laban sa COVID-19. Ang mga madedevelop ding mga bakuna ay magdadaan pa sa maraming field trials para ma-address ang ilang challenges gaya ng safety issues. Sa 2021 pa, posibleng magawang available ang COVID-19 vaccine ayon sa Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Ibig sabihin nito, isa na lang talaga ang viable na strategy, ang paglayuin ang mga may sakit at mga posibleng magkasakit. Ito ang dahilan ng quarantine. Pwede mong sabihin, bakit kailangang lahat ay parang naka-house arrest? Hindi ba sapat na yung mga may sakit lang ang isolated? Huwag na sanang idamay ang lahat, lalo na ang mga daily wage earners. Talakayin natin ang ilang lesson sa epidemiology at microbiology para mas maging maliwanag ang logic sa pagpapatupad nito. Ang COVID-19 ay dala ng coronavirus. Ang virus ay isang parasite na walang kakayahang magparami kung hindi siya makakapasok sa isang living cell. Talakayin natin ang transmission dynamics ng COVID-19. Sa ngayon, pinaniniwala ang mga paniki ang nagdadala ng coronavirus. Sa kaso ng COVID-19, pinaghihinalaang lumipat ang coronavirus sa pangolin. Ang kaliskis ng pangolin ay pinaniniwala ang nagbibigay lunas sa mga karamdaman. Dahil dito, naging posible na mailipat ang COVID-19 mula sa pangolin papunta sa mga tao. Mayroon na rin sapat na scientific evidence ng human-to-human transmission. Ang pagkalat ng sakit ay sa pamamagitan ng direct contact sa pagitan ng mga infected at ng mga susceptible na tao. Posible ring makuha ang COVID-19 sa pamamagitan ng exposure sa virus mula sa mga contaminated objects. Ayon sa pag-aaral nila Van Dormaelen mula sa The New England Journal of Medicine, stable ang COVID-19 sa hangin sa loob ng 3 oras. Stable rin ito sa mga plastic at stainless steel hanggang 3 araw. Kung ang isang case ay may travel history sa mga bansang mayroong COVID cases, ito ay masasabing imported case. Kung ang isang case naman ay konektado sa isang positive case, ito ay kaso ng local transmission. Kung ang isang case naman ay walang travel history at contact sa mga COVID cases, ito ang tinatawag na community transmission. Ang community transmission ay posible sa COVID-19 dahil sa pagiging stable ng virus sa environment at dahil sa pagkakaroon ng mga tinatawag na asymptomatic carriers. Sila ang mga infected na ng COVID-19 na wala pang sintomas o clinical manifestation ng sakit gaya ng pag-ubo o lagnat, subalit nakakahawa na sila sa iba. Dahil hindi nila alam na infected na sila at di naman sila nakakaramdam ng anumang pagkakasakit, patuloy pa rin silang nakikihalubilo sa opisina, sa lansangan, sa mga restaurant o mall. Hindi rin bantulot ang kanilang mga kakilala na lapitan sila
dahil wala naman silang travel history sa mga infected countries. Dahil sa ganitong profile ng COVID-19, possible talagang magkaroon ng tinatawag na community transmission. Ito ang senaryo kung saan mahirap nang malaman kung kanino o kung saan nakuha ng isang COVID-19 patient ang kanyang infection. Gamit ang mga kaalamang ito, malinaw na ba kung bakit kailangang lahat ay sumunod sa community quarantine? Sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng bahay, nalilimitahan ang probability ng exposure at infection mula sa mga symptomatic at asymptomatic carriers at sa contaminated environment. Kasama na rin sa rason ang mas madaling pagsasagawa ng tinatawag na contact tracing kung saan inaalam kung sino-sino ang nakasalamuha ng nag-positive sa COVID-19. Sa di maiiwasang mga pagkakataong kinakailangang lumabas ng bahay, iminumungkahi pa rin ang tinatawag na social distancing. Ang recommendation ay ang pagkakaroon ng isang metro o higit pang layo mula sa ibang tao. Ito ay bahagi ng pag-iwas ng pagkakaroon ng direct contact sa bawat isa. Tandaan, hindi ka nakakasigurado kung malusog ang iyong katabi. Mas madali at mas economical na lumayo sa mga tao kumpara sa impact ng pagiging carrier ng COVID-19 sa iyong pamilya. Ayon sa pag-aaral, ang reproductive number ng COVID-19 ay 2.2. Base sa calculation ni Dr. Darwin Bandoy, isang PhD student ng epidemiology sa UC Davis, ang reproductive number sa Philippine setting ay 2.5. Ang reproductive number ay ang average na bilang ng mga taong pwedeng mahawaan ng isang may sakit habang ito ay may sakit ng COVID-19. Kung ang reproductive number ay mas mataas sa 1, makakaasa tayo ng mabilis na pagkalat ng sakit. Tignan natin ang isang halimbawa. Si Bong ay nagkasakit ng COVID-19. Ibig sabihin, posibleng 2 o 3 tao ang makakuha ng sakit sa kanya. Halimbawa, dahil sa kanya, nagkasakit din ng COVID sina Peter at Manny. Muli ring makakahawa ng 2 sina Peter at Manny. Ibig sabihin sa stage na ito, mayroon na agad 7 na nagkasakit ng COVID-19 dahil kay Bong. Ito ay sina Bong, Manny, Peter at ang 4 pang nahawa. Ang 4 na mga bagong nahawaan ay muling manghahawa ng 2. Patuloy itong mangyayari hanggat hindi pinaghihiwalay ang mga may sakit at mga posibleng magkakaroon ng sakit. Sa case ng Diamond Princess cruise ship, nakitang 634 na passengers nito ang nagpositibo sa COVID-19. Mula sa bilang na ito, 17.9% ang asymptomatic. Ito ang objective ng pagkakaroon ng community quarantine. Kailangang mapababa ang reproductive number sa less than 1. Sa scenario na less than 1 ang reproductive number ng COVID-19, mababa ang probability na ang ibang tao ay mahahawa mula sa isang nagkasakit ng COVID-19. Mangyayari lamang ito kung magiging effective talaga ang community quarantine at iba pang interventions laban sa COVID-19. Ito ang tinatawag na flattening the curve. Ang curve na binabanggit dito ay ang epidemic curve. Ipinapakita nito ang dami ng mga nagkakasakit sa bawat time interval. Tingnan natin ang epidemic curve ng COVID-19 sa China. Ang ipinapakita sa y-axis ay ang dami ng COVID-19 cases. Makikita naman sa x-axis ang time. Makikita na mula January hanggang sa unang linggo ng February, patuloy ang pagtaas ng naitatalang COVID-19 cases. Nagkaroon sila ng halos 5,000 na kaso noong February 14. Ito ang naging peak ng kanilang curve. Tignan natin ang impact ng intervention sa COVID-19 epidemic. Sa epidemic curve na walang intervention, makikita na mabilis ang pagtaas ng cases at maabot ang peak. Mabilis ang pagtaas dahil kapag walang intervention,
halos sabay-sabay na magkakasakit ang mga tao. Sa kaso naman ng may intervention, mas mabagal ang pag-akyat ng cases at mas kaunti ang kaso. Kinakailangang matupad ang flattening the curve para ma-delay ang peak ng epidemic. Pag mabilis na naabot kasi ang peak, hindi nakakayanin ng ating healthcare system ang dami ng pasyente. Isa pang dahilan ng flattening the curve ay para mapababa ang bilang ng mga nagkakasakit. Hanggang kailan dapat ipatupad ang community quarantine? Sa epidemic model na nagawa ni Dr. Joma Ravahante ng Institute of Mathematical Sciences and Physics sa University of the Philippines, Los Baños, kahit na mapababa ang dami ng COVID-19 cases sa Metro Manila hanggang April 14, posible ang rebound o muling pagdami ng mga kaso. Muli kasing babalik ang mga tao sa kanilang mga trabaho. Makikita sa epidemic curve na mas marami tayong aasahang COVID cases sa buwan ng June. Sa worst case scenario model na ginawa ni Dr. Darwin Bandoy, isang PhD student sa UC Davis, posibleng umabot pa ng ilang buwan ang COVID-19 epidemic. Posible ring maranasan natin ang peak ng epidemic sa June 30, 2020 kung saan 245,000 cases in a day ang makikita sa buong Pilipinas. Ang number na ito ay hindi cumulative. Ito ang posibleng dami ng kaso ng COVID-19 na maitatala sa araw lang na iyon. Ang mga forecast na ito ay base sa mga naunang data ng ating COVID-19 epidemic. Posible na magbago ang trend. Kapag nagbago ang trend, magbabago rin ang input sa model at ang kalalabasang forecast. Ibig sabihin, posibleng makaya natin ang nakaya ng China sa kanilang laban sa COVID-19. Dito na papasok ang critical role ng bawat isa. Ang ating pamahalaan ay nagsisikap na magpatupad ng mga programs na makatutulong sa atin laban sa COVID-19. Tignan natin ang epidemic curve ng China. Nagsimula ang kanilang lockdown noong January 23. Sa ngayon, mababa na ang kanilang cases. Balik na sa normal ang kanilang pamumuhay. Kaya, ang kasagutan para sa tanong kung hanggang kailan ang community quarantine ay depende sa ating pagsunod sa mga guidelines ng ating gobyerno. Ang mga pasyente ay dumarami, subalit ang ating mga health workers ay hindi nadaragdagan. Ilang buhay na rin ang mga health workers ang nawala dahil sa COVID-19. Ang immediate impact ng masyadong mataas na dami ng pasyente kumpara sa kakayahan ng ating healthcare system ay ang pagtaas din ng tinatawag na case fatality rate. Ang case fatality rate o CFR, ang proportion ng mga namamatay mula sa isang specific na sakit. Sa panahong ginagawa ang videong ito, ang CFR ng COVID-19 sa Pilipinas ay nasa 7%. Ibig sabihin, sa bawat 100 na COVID-19 patients, 7 sa kanila ang mamamatay. Sa case ng China, umabot ito ng 16% noong January. Kapag nalagpasan ang capacity ng ating healthcare, tataas ang ating case fatality rate dahil sa kakulangan ng manpower na mag-aasikaso sa mga may sakit. Dagdag pang concern ang posibleng pagtaas ng collateral mortalities. Ang mga collateral mortalities ay ang mga kamatayan na hindi sanhi ng COVID-19. Halimbawa nito ang mga kaso ng heart attack, dengue, cancer at iba pang sakit na hindi na mabigyan ng sapat na pansin dahil sa kakulangan ng manpower ng isang hospital. Halimbawa, ang isang heart attack patient ay hindi agad maaasikaso ng mga nurses at doktor sa emergency room dahil marami pa silang inaasikasong mga COVID-19 patients. Lagpasan na natin ang stage ng pag-analyze kung sino ang dapat managot sa COVID-19 epidemic na ito. Magtulong-tulong na lang tayong labanan ng COVID-19. Sundin natin ang motto ng mga public health workers. Be parts of the solution, not the problem. Paki-share sa inyong mga